There are time na meron kang babae na nasabihan tungkol sa inyo ni Aiko. Kaibigan ko yun eh. So, syempre, kaibigan lang. Nagkagusto rin sa akin dati yun, pero syempre hindi na rin. Hindi. Nangyaring physical? Wala. Cut mo nga mo. Bakit ano, kinakarugahan mo si Jane? Napapahiya din ako. Kaibigan mo ko, dapat pinuprotektahan mo ko dito. Ano ba naman to, mother? Hello, mga Ojinians! Oh, Ojinatics! Welcome sa aking OGDS channel. Isang malaking karangalan po para sa akin ang maging bisita. Ang alam ko na bubugbog na ito sa kanilang vlog, pero iba pa rin pag ako ang nag-interview sa kanila. Ang aking kaibigan, syempre kasama ang kanyang jowaers. Syempre walang iba kundi si Miss Aiko Melendez. Hi, Aiko! At syempre, ang Vice Governor ng Zambales na jowa ni Aiko, si VG, VG ang tawag namin sa kanya, VG, Vice Governor Jay Konghun. Hello! Syempre, alam na, pag magkarelasyon ang ating bisita, dapat tungkol din sa kanilang relasyon ang itatanong natin sa kanila. Hi, Aiko! Ay, bakit? Hi. First time? Pabatiin muna natin sila. Hi, Aiko! Hi, it's great to be back in your channel. Parang nagigisuko na ako dito, grabe. Mainstay! VG! Hi, sa lahat ng nanonood ng napakasikat na OG channel. First time ni VG na ma-interview sa mga ganito? Hindi naman, ano? First time. Buti na nauto mo si VG na magpa-interview. Oo, wala siyang choice kasi alam ikaw. Na. Oo nga eh, Diyos ko, nakakaloka. First time mo na makipagrelasyon sa isang artista. Ano ba yung pagkakaiba ng showbiz at hindi showbiz? Mas magulo ba pag showbiz? Mapagmahal ang mga taga-showbiz. Oo. Pero yung alam mo yung nasa spotlight ka, nasa limelight ka palagi. Sanayin naman na rin ako kasi nga nasa politics din naman. Ganun din, mas matindi lang ang intriga siyempre pagdating sa showbiz. Si Ice kasi hindi naman mahirap pakisamahan eh. Hindi siya mahirap pakipagaya. Sabi naman niya, tinuturin yung sarili niya na parang artista. Wala naman siyang ere, napakasimple niya. So, ako parang... Sure ka ha? So, ang kaibahan lang, siyempre pag nasa mall kayo, nasa public kayong lugar, marami nagpapapicture sa kanya, marami nakakakilala sa kanya. Ano yung naituro mo, Aiko, kay VG nung ikaw ang naging girlfriend niya? Siguro mas tinuruan ko siya magbihis, mas naging conscious sa sarili niya. Kasi... Tinuruan niya ako magbihis si dati, nakakabatalo dati. Wala ko ba yan? Hindi. Conscious na siya sa, ano niya, sa panlabas. Sa looks niya, oo. So, ibig sabihin, dati hindi ka marunong manamit. Wala talaga damit. Hindi siya conscious. Kung ano lang yung mahugot niya damit. Kasi dati kasi siyempre, kami sa ano, kami lalo na ako, no? Mayor ako kasi nagkakilala kami, mayor ako noon eh. Oo. Importante lang naman kasi sa akin. Presentable, makapaglingkod na maayos sa mga tao. DG, ano naman yung nai-impart mo kay Aiko? Yung kailangan niya maging mas mapagpasensya. So, ibig sabihin, maikli ang pasensya ni Aiko? Hindi naman sa maikli, may mga bagay tayo na dapat mas pagpasensyahan. You have to choose your battles. So, reaktora lang siya. React ng react. Opinionated kasi yun. Ang tao. Lagi ko sinasabi sa kanya na minsan may mga opinion tayo na dapat atin na lang. Hindi na ipinapost. Natin. Isa rin yun. Siguro yun, yung hindi na siya mapost ng kanyang... Sa loobin ngayon masyado. Konti na lang. Oh, so pag may mga pinapost si Aiko, nakatawag ka naman, nakatimbre ka na agad. Hinay-hinay lang. Ngayon, mas nagiging post na siya ngayon eh. Nakilala ko siyang ganun eh. Di ba? Pag nakilala mo ang tao na ganun, pwede tayong tanggapin yun. Pero siyempre, iba pa rin yung pagpapaalala. Siyempre, yung iba hindi mo rin naman mawari, sasabihin. Ginagamit ni VG si Aiko, si Aiko ginagamit si VG. Meron na rin kayong mga na-encounter na ganyan, ano? Ano yung nagiging reaction nyo? Wala akong reaction. Hindi ko pinapatulan. Alam ko naman yung sarili ko kung ano ang katayuan ko sa kanya, ano naman ang katayuan sa akin. Hindi ko binibigyan ng reaction yung mga ganung bagay kasi hindi siya worth it na patulan. Na hindi kayo nagagamitan. Meron kaming dalawa. Miss more on nagtutulungan kami. Yun ang right term, nagtutulungan kami. Kasi sino pa bang magtutulungan kung hindi kami dalawa naman, di ba? Bakit naman yung ibang tao pa tutulungan namin kung hindi kami na lang, di ba? It's a partnership. It's a give and take situation. You're still dreaming, Aiko, to get married. Of course, it's every woman's dream to settle down, to have my own family. Alam mo naman yun, diba? What hinders? Gusto mo yung what hinders?
Gusto mo yung what hinders. Siya tanungin mo. Actually, ako naman, wala naman question yun. Kasi pareho. Paano amino? Bakit tense ka? Kasi pareho naman namin gusto yun. Bigyan lang namin yung sarili namin ng mga panahon pa ng time. Pero, di ba, dumadating din yung time na kayo ay nag-aaway. Oo naman. So, pag cool ba ang parehong panig, pinag-uusapan niya na yun, o pag nag-away tayo, dapat ganito lang tayo, ha? Meron ba kayong mga ganyang usapan? Or may mainit ang ulo sa inyo? Depende, mother, kung ano yung pinag-awayan namin. Kasi meron kami mga times na may away kaming malalim, meron kaming times na away na hindi ganun kalalim. Depende kung anong klaseng away. Yung minsan pag nare-realize din natin kung sino yung may mas mali, kung sino yung mali. So, syempre, kung sino yung may mali, hindi na dapat ma-sorry. Dahil nga sa nature namin parehas na marami kaming opinion sa mga bagay-bagay, minsan doon nagkakaproblema. Oh, nagka-clash pa kayo sa opinion? Minsan, oo. So, pag nagka-clash kayo, talagang away? Minsan, oo. Nagka-clash yung opinion ninyo, tapos away na to. So, hindi na kayo nakikibuan? Oo, hindi kami nakikibuan. Kasi ako matahimik ako ng tao eh, tahimik. Oh, so siya hindi tahimik? Maingay siya? Hindi. Born kasi ako na pag ano kami, hindi na ako nagsasalita. Oo, dededmahin niya ako ng mga ilang araw, which is, yun ang hate ko sa kanya. Kasi parang, ba't hindi mo kausapin? Kung may issue ka sa amin, ba't hindi mo kausapin, di ba? Ba't? Ayaw mong makita niya na nagagalit ka. Hindi, ayaw kong palalain na yung sitwasyon. So yung pananahimik mo makakatulong para hindi lumala ang sitwasyon? Kasi pag nag-usap kami, miss na namin yung isa't isa. Yun na yun. Yung nagpapati na kami. So, dumating ba yung time na, Ikes, ikaw, pag magkagalit kayo ni DG, nagbubuhos ka ng sama ng loob sa isang tao? Oo, sa'yo. Hello, ito. Kunyari lang, di ako. For ano? Camera purposes? Ito, ginulubo ko. Gaga ka. Ano ba? Kailangan mo rin naman ng opinion ng ibang tao, di ba? Kasi minsan, feeling mo tama ka, yung pala hindi, di ba? Sa akin ka lang nagsasabi. Sa'yo, o kaya kay Agnes. Yung mga friends ko talaga, close. Konti na kasi kaibigan ko, mother, na pinagkakatiwalaan ko when it comes to VG and I. Ikaw naman, VG, meron ka bang, like, pag nagkakagalit kayo, nagkakatampuan kayo ni Aiko, meron din ikaw ba na sinasabihan ng na tao? Was there a time na may sinabihan ka dahil hindi ka na makapagpigil? Meron din akong kinakausap. Siyempre, iniisip ko din yung alam ko na napagkasabihan ko, yung alam ko na naiintindihan ako. Importante na ano eh, na kompleto yung perspective eh. Is there a time na meron kang babae na nasabihan ng tungkol sa inyo ni Aiko, yung tampuhan nyo ni Aiko? Yun, yung pinagsasabihan ko, babae yun. Pinagsasabihan ko na, kasi syempre gusto mo rin kunin yung... Dahil babae siya. Babae siya eh, diba? So gusto mo na makita kung ano yung perspective ng isang babae sa isang sitwasyon, diba? Para mas naiintindihan mo yun. So kilala mo yung... kami na sinasabihan ni Aiko. Si Aiko ba kilala niya yung sinasabihan? Si Aiko niya? Hindi niya kilala. Hindi niya kilala kasi kami, sinasabi mo ba kami sa kanya? Alam naman niya kasi kilala naman ni Mami. So di dapat, you do the same sa kanya? Hindi, kasi hindi pa niya, hindi... Wala pang nabibigyan ng pagkakataon eh. Yeah, pero the girl you're talking about is related sa'yo or... Hindi. Iba siya. Ibang tao. Ah, talaga? Yeah. Kasi para lang magkaroon ng perspective nga na sa ibang tao. Kasi wala naman akong mapagsabihan. So, syempre, doon ko na ilalabas din So, kinakampihan ka nung girl? In-explain lang niya sa akin mabuti kung ano yung ano. Siyempre, kaibigan ko yun eh. So, siyempre, kinakampihan. Kaibigan lang? Walang ano? Nagkagusto rin sa akin dati yun, pero siyempre hindi na ngayon. Nagkagusto? Huh? When you say nagkagusto, may nangyaring physical? Wala. Pero, alam ko before nagkagusto sa akin. Tingin ka sa akin, diretso. So, yan, pinagsasabi mo? Sira lang, no? May ko nalaman sa vlog mo. Wala lang kasi kami, kilala ni VG, sinasabihan. So, pag nagka-problema sa si VG, sa amin sila lalapit. Tama? So, ikaw din, dapat kilala mo yung nasa kanya, sa side niya. Para
ever hindi kayo magkaintindihan, yung friend niya magpapaliwanag sa kanya. Hindi kasi hindi lang nabigyan ng pagkakataon. Wait lang. So, cut mo nga mo. Pagkasabi mo, nagkagusto sa'yo yung girl. Oh. Mother, bakit ano, kinakargahan mo si Jay? Nakakahiya dito sa YouTube channel mo. Napapahiya yung tao. Napapahiya din ako. Kaibigan mo ako, dapat pinoprotektahan mo ako dito. Ano ba naman to, Mother? Vlog mo to. Dapat protektahan mo naman ako. Nakakahiya, maghihiwalay kami ng tao dito sa vlog mo. Tagal mo na ako, kaibigan, Mother. Ano ba naman to? Ikaw naman, Aiko, nakakaloka ka. Halika, kumain na tayo. I-ano mo muna yan. Halika na, Aiko, sorry. It's a akin, nakukonsensya siya. Alam mo, hindi magandang ano to, katabuan. Lahat kaya pala may kutsilyo. So, anong pakiramdam na ikaw ang naprank? Ewan ko kay DG, si DG ang kaano ko eh. Naiiyak siya. Kasi, bakit ka ganon? Hindi ko kayang sabihin yung mga sinasabi mo talaga. Oh. Hindi ko talaga kaya. Yung pinapasabi mo sa akin, hindi ko kaya sabihin sa kanya yun eh. Dahil nag-usap tayo. Nawisan ako kay Bibi. Walang kwentang kasabwat mo. Na-prank sa sarili channel. Hindi kayo usap ako ibang babae. Hindi ako yun eh. Eh, di sana nagsuggest ka. Pumayag ka, no? Kumain na kayo! Ganun kaali si DG. So, hindi niya kayang magsinungaling. Hindi niya kayang magpanggap. Hindi pa man ginagawa, nakukonsensya na siya. So, ibig sabihin, ganun niya ka mahal si Aiko. Hindi niya pwede ipagpalit sa akin. Kahit sa saglit na panahon lang. Kayo. Bukod sa dinner na ito, eh meron kaming regalo kay Aiko. Oh! Yeah. Direct yung regalo natin kay Aiko. And oh my God! Pang-vlog niya. Thank you, Mother! Oh. Yoo-hoo! Yay. I'm so excited and I just can't hide it. No. Ay! Sorry, Aiko. Binigay namin yung kahon ko. Kahon muna. Hanggang dito ba naman? Para naman makabawi ako sa'yo. Kanina ba yan? Ay, Edric, sa'yo to ah. Ikaw talaga, it's on me. Ito pong si Edric. Sabi ko, order ng iced tea si Aiko. O pagdating doon sa counter, sabi ko kay Aiko, don't worry, it's on me. So, umorder si Edric. Sabi niya, Kuya, isang nga nga kay Kuya, it's on me. Pero syempre, hindi naman natin bibiguin si Aiko. Ito na po yung laman ito ng... Ayan. O, di ba, plastic pa. Uy! Yes, ito talaga. Yeah. Ay, thank you, Mother. I love you. God, hindi siya, ano? Paano siya bubuksan direct? Tara! Kasi malinaw yung mukha ni Aiko rito. Mas maganda siya dito. Ano ba maganda? Maganda ka naman talaga, pero alam mo naman yan. Ganyan talaga siya kasi ba? Oy! Oh! Ah! Sa'yo ba to? So, favorite mo kasi si Edric. It's on me. Ano ba? Hindi ko ang screensaver. Hindi niyo makalimutan si Edric kasi it's on me. Dila ano na namin, iloloko lang namin si Aiko pero thank you po. Ayan, yan na yung bago mong pang-vlog, Aiko. Yes, thank you so much.
Ayan, si Aiko ay merong YouTube channel. Yes, Aiko Melendez po. Follow niyo po ako, please. Like ayan. And subscribe this channel also. With that, mga kaibigan, maraming salamat po. Ito po yung mga lingkod. Nako talaga, ito yung mga. That, maraming salamat po. Ito po si Papa O, as in OG Diaz, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo ay kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing.